Okay guys, bigyan ko kayo ng idea paano mag-analyze sa mga area. Yung mga site ninyo, paano kayo magkakaroon ng idea na tama ba ang inuhukay ninyo, natural ba to, o tambak pa ng mga Japanese. Okay guys, ito yung mabibigay ko sa inyong idea. At ito ang ginagawa namin. Kung napapansin ninyo, meron dinevelop na kalsada. Ngayon, yung dinevelop na kalsada, yung mga matataas na bundok na madadaanan niya, ika-cuttings talaga. Sa gandong paraan, magkakaroon kayo ng idea kung anong layer na natural ang meron sa isang lugar, sa mga bundok. Walang pagkakaiba yan sa ginagawa ko. Kung makikita ninyo, ito yung shaft ng Japanese, yung hukay ng Hapon. Ito yung mga natural na pattern ng lupa. Iba-iba man sila ng sequence ng pagkakasunod-sunod, pero meron at meron talaga natural na lupa na nakalayer. It's either tie slanting o di kaya mismong pantay na pantay. So idea na to, para alam ninyo kung yung inuhukay ba ninyo natural pa o hindi. Doon sa lugar ninyo, mag-imbestiga kayo doon sa mga pwedeng bumagsak na lupa na malapit sa ilog, mga nag-collapse, mga nagkaroon ng soil erosion. So makakapansin na kayo doon kung anong mga layer yung natural doon sa lugar ninyong pinag-uukayan. Matuto kayo na mag-analyze sa mismong paligid ninyo. Okay? Huwag niyong isipin lagi sign marker. Na ano ibig sabihin nito, ano kahulugan nito. Matuto muna kayo mag-imbestiga sa lugar. Okay, ngayon, tungkol ito doon sa itong topic na to, tungkol ito doon sa may mga nag-ooperate na meron ng nakikitang ebidensya na man-made, na meron mga marker, may mga sign. Okay? Tapos mamaya, meron akong nababanggitin na nag-comment doon na maa-apply nyo ito mismo sa area ninyo. At sana gawin nyo ito para talagang tumaas yung successful rate na makuha ninyo yung item. Ayan guys, itong papakita ko sa inyo. Ito, bago mag-umpisa ng operation, doon sa mga malakihan na treasure hunter, naggagawa na ng ganito. Boom. Or kung tawagin, A-frame. Yung mga ginagamit sa sa mga gawaan ng sasakyan, yung pangangat ng makina, ganito rin siya. Ngayon, ang center point, yung mga laki ng shaft, halimbawa, itong butas na to, 5x5 feet, or 5x6, or 6x6 feet, or let's say 7x7 feet. Ngayon, kunin nyo yung center, yung pinaka-center ng shaft ninyo, ng hukay ninyo. Doon mismo yung gitna. Para wala kayong sasabitan pagka nag-aangat kayo ng lupa. Ngayon, hindi to abot ng tao kapag nag-aangat ng balde. So, kailangan ninyo ng platform, ng tabla, o di kaya bakal, na malalagyan ninyo ng patungan, tungtungan, para makabot ninyo yung balde. Let's say na, ayan, ganyan. Ngayon, tignan nyo sa top view, so abot na siya ng tao. Laging safety ang iisipin ninyo. Yung tao na tumatayo dito, na tinitignan niya yung trabaho, kung ano yung kailangan, at kung marami na bang tubig, i-on yung submersible pump, kung kailangan na iyak-yak yung balde. So, yung tao dito, laging naka-harness siya, nakakabit mismo sa isang stable na pwesto, gaya ng mga gantong frame.
para just in case na madulas yung tao, hindi siya malaglag sa ilalim. Dahil pag nalaglag yung tao sa ibabaw, matatamaan niya rin yung sa ilalim, dalawa na ang aksidente. Dalawa o tatlong tao na. So kailangan yung safety ng nagbabantay, laging sigurado. Ang buhay ng nasa ilalim na nagtatrabaho, sagutin niya ng nagbabantay sa ibabaw. Pag nag-aangat ng mga lupa, ng mga bato, okay, safety lagi isipin ninyo. Ngayon, yung may mga operation na may mga markers na nakita sa ilalim, mga semento, mga battle, samurai, etc. So meron na kayo ebidensya. Gawin nyo na yung ganito para tumakas yung chance ninyo na makuha yung item na walang disgrasya. At the same time, pinoprotection na ninyo yung investment ninyo, yung nagastos na ninyo. Dahil pagka nagkaroon ng aksidente, maihinto kayo pare-pareho. Ngayon guys, tingnan nyo maigi yung layer ng lupa, batuhan, clay man yan, buhangin na matigas, simento, okay? Kailangan nyo pa rin silang proteksyonan na huwag malaglag. So, paanong paraan? So, kung mag-hukay na kayo, let's say, unang set ninyo ng hukay, umabot na kayo ng 10 feet, 15 feet, maggawa na kayo ng casing. Anong casing ang gagamitin? Anong klaseng bakal? So, pwede kayong gumamit ng angle bar, pwedeng C-bar, pwedeng kung may malaking pera, pwede pang mas makakapal na bakal. Ngayon, pwede rin kayong gumamit ng mga tubo, yung makakapal. So, ganito lang ang gagawin ninyo. Parang kahon lang yan, gagawa lang kayo ng box. Ngayon, kung ano itong mga square na maliliit na to, pwede kayong gumamit ng square matting, yung mga sukat 2 inches yung laki ng mga square, o di kaya pwede kayong gumamit ng cyclone wire, yung mga matitigas na cyclone wire, at pwede rin naman kayong gumamit na mismo ng mga kapal na plywood o tabla, protection sa likod para hindi lumusot yung mga boulders o yung mga lupa, mga debris na pwedeng malaglag sa tao. Sa gantong paraan, pinalalaki ninyo yung chance nyo na ma-recover yung mga treasure load. Ngayon, kung nakalalim na uli kayo, so pag-hukay nyo uli, additional set ng casing. So gawa uli kayo ng casing pang proteksyon sa tao na nag-hukay sa ilalim. Okay. Bakit kailangan nyo talaga nito? Yung gastos ninyo sa pag-ooperate, sa pag-uukay, malaking gastos. Sa pagkain ng tao, kung may alawas yung tao, at saka, syempre, ang gusto ninyo talaga, makuha yung item na walang ma-aksidente. At saka, isa pang bagay dito na dapat naintindihan ninyo, yung gastos nito, malaking gastusin. Okay, pwede umabot siya ng 100,000, 150,000, 200,000, 300,000. Depende sa materials na gagamitin ninyo. Ngayon, ang laking halaga, di ba? Para sa ordinaryo na treasure hunter, ang laking halaga. Pero yung meron sa inyo dyan, at sigurado ko, mayroong nakakapakinig dito na mayroong kakayahan gastusan yung mga gantong materialis. Okay, hindi ko pinipilit yung mga treasure hunter na baguhan na gumawa ng ganito. Pero ang pinapaalala ko sa inyo, yung may mga ebidensya na kayo nakikita, once na nagkaroon kayo ng aksidente, mababaliwala lahat ng paghihirap ninyo, namatayan pa kayo ng kasama.
o namatayan pa kayo ng kaibigan o kamag-anak. Kaya kung sakali naman na delikado na yung ginagawa ninyo, wala pa kayong sapat na kagamitan, wala pa kayong sapat na kaalaman, eh wag na muna kayong sumubo. Dahil isang piraso lang na bato ang tumama sa tao, pwede nang dun magwakas yung pangarap niya. Huwag naman sana. Kaya nga nandito ako, tinuturo ko sa inyo yung tamang proseso, pinapaliwanag ko sa inyo kung ano yung kahalagahan. Hindi ako puro sign lang ang tinuturo, decoding, dahil marami na nagtuturo na galing sa libro, ituturo na naman ng isa, at ipapaliwanag na naman niya yung isa, pero paulit-ulit lang yung marka. Ang tanong, yung bang nakita ninyo sa libro, yung nakita niyo sa mga lumang libro ng pang-treasure hunting, tama ba talaga? Yan sana malaman ninyo. Kasi kung tama siya talaga, sana ang dami ng hater na Pilipino. Ngayon, yung sinabi kong yon, kayo na bahala mag-isip kung totoo ba ang sinasabi ko o hindi. Okay, mabalik tayo dito. At para umangkop doon sa sinasabi ko na mag-casing, merong comment dito na, Sir, pwede po ba magpatulong kasi yung site namin na basag na bote, ang marker pagdating sa 3 feet, tapos every 15 feet, may take cover na flooring na cement. Now, we're on 27 meters na kami, may cement parang blue na maitim na malambot. So, it's gonna be silt. Yung materials, silt ang tawag namin dyan. Yung backfill na yan. Or we call that clay cement. Yung teardrops, yeah, I remember na meron ako lecture not about dun sa teardrops na simento. Or bato na hugis teardrops o yung pumapatak na tubig. Ng tubig. Sa first take cover, direct talaga sa gitna, ang dami namin nakukuha na shell, pero semento siya, na forma. Malapit na kaya kami, sir, pwede mo ba i-messenger? Okay, hindi na sa messenger. The reason why na hindi na sa messenger ako para pa mag-reply, magko-question kayo ng ganito, and then meron time na magko-question din yung iba ng ganito, tapos ulit-ulit lang yung question ninyo na nangyayari. It's better to explain by this. Makita ninyo, mabasa ninyo, magsipag lang kayo manood, magsipag lang kayo mag-compilation ng mga video, natututo kayo. Kaya minsan, kung mapapasin nyo, hindi ako nagre-reply. Dahil na-lecture ko na, makikinig na lang kayo, magko-compile na lang kayo, tinatamad pa kayo. Paano kayo yayaman? Paano kayo makakakuha? Diba? Baguhin ninyo yung sistema ninyo. Now, yung isang tanong na kasunod na, good PM Sir Idol, tanong ko lang, ano po ang ibig sabihin ng kumpol na hugis kabibe na mga bato pinakatulis si pababa? Thanks and God bless. Okay, diba? Like I said, nauulit lang yung tanong ninyo. May video na ako na in-upload para dyan. Gagawin lang ninyo, manonood kayo, pag-aaralan ninyo, co-compilation ninyo. Ay, kaso tamad kayo. So, yung mga ganyang tanong ninyo, magantay kayo na suntok sa buwan kung paliwanag ko pa uli. Okay? Ngayon, tungkol dito. So, 27 meters, hindi na biro yung lalim ninyo. Which is, malaki-laki na yung load ng ganyan. Pressure load. It will, you're going to have a target at least tons. So, tonelada na, it's either 2 tons, 3 tons, 4 tons, yung item na makukuha ninyo. Which is, real talk, usapan na yan ng bilyon halaga na pera. Yan ang katotohanan sa treasure hunting. Okay, now, I'm going to explain you this about doon sa sinabi ko. Okay, let's say na ganito nga yung hukay nyo. No? So, ganito naman talaga yung paggawa ng engineering ng pagbabaon. Ngayon, sa ibabaw, as I recall, dun sa
doon sa comment mo. At para na rin doon sa isang nag-comment na hindi niya tinignan yung ibang video, kung ano talaga ibig sabihin. So, ngayon, sa ibabaw, meron mga basag na bote. Okay? So, ito lang yung hukay niyo. Let's say, ito lang yung hukay niyo. Ang laki ng hukay ng Japanese, ito lang yung hukay ninyo. Ngayon, yung hukay ninyong yan, makakita kayo ng bote. Ng basag na bote. Actually, buong ibabaw niyan ng shop ng Japanese, meron niya mga basag na bote. Why? This is 4 perimeter. Yung laki ng shop ng Japanese, like this one. So, yung radius ng hukay ng Japanese, umaabot sa 20 meters, may 30 meters, may 40 meters, radius. When we're talking about radius, yung bilog, yung paikot ng hukay nila. Hindi naman huhukay yan na parang kanal lang sila. Di ba? Paano nila magagawa yung construction? So, when we're talking about radius, yung bilog, yung circumference ng hinukay nila. Ngayon, now, let's go back. So, may bote. Let's say, ang target nyo was here. So, hindi tatamaan, di ba? Okay. So, mamaya explain ko yan. And now, simula sa bote, and then you saw teardrops, yung patak ng tubig na semento man yan or bato na tinabas na para mag-shape ng pumapatak na tubig. And now, let's say, yeah, okay, you got cement layer cover and then nabutas na ninyo. You were asking me na kumalapit na. Okay. Hindi ko masasagot yan na malapit na ba, 20 feet na lang ba, 10 feet, 30 feet, kasi iba-iba ang pagkakabaon. So, yung sa inyo, 27 meters, that's gonna be convert sa feet. Masakit sa ulo yan, mat yan eh, mat. Pero, dahil sa sanay na ako, that's gonna be around 87 to 90 feet, kinda like that, okay? So, nasa pagitan lang yan. Nasanay na ako na mag-convert ng ano. Pero hindi ko mamasatuan, pero nandiyan lang yan sa pagitan yan. Now, yung situation ninyo, kung malapit na ba, don't worry dun sa tanong mong yan, no? Dahil dun sa mga ebidensya ninyo na nakukuha, nakikita, which is nasa right spot pa kayo ng backfill. Dahil kung sasala kayo, ang hukay ninyo dapat nature na. Wala na kayo makikita mga markings. Wala na kayo makikita mga sign. Kahit ano pa yung sign na yan. Kahit ano pa yung markings na yan. Now, the solution is, dun sa inoperate nyo, para talagang makuha ninyo, ituloy nyo lang. Kahit pa umabot yun ng 130 feet, 140 feet, ituloy nyo lang. Why? May mga baon na 150 feet, may 110, 117, and then meron 90 feet, mga ganyan, no? So, iba-iba ng lalim ng target. That will depend how many it is, kung gaano karami yung binaon na load. Mas malaki ang pressure load, mas malalim. Easy, ganyan lang kasimple. Now, if ever na tumama na kayo sa simento or let's say na matigas na layer na may mixture na o di ka boulders na riprap, so doon nakapaton yung item and then humukay pa kayo, uy, mga 20 feet na yung lalim ninyo, nawala yung mga markings ninyo, yung mga sign ninyo, nawala na. So napansin nyo na rin na original na yung lupa. That's the reason why sinasabihan ko kayo na dapat marunong kayo mag-analyze ng layer ng natural dun sa paligid niyo. Anong gagawin niyo ngayon? So, all you have to do, balik kayo sa last layer na napansin niyo na doon, hanggang doon lang yung mga backfill na tambak ng Japanese. Doon kayo nakakakuha ng mga markers, mga sign na panghuli. Tapos ngayon,
i-check nyo lang yung walling, ay original na to pala. Hindi lang natin napansin. Doon sa top niya, pinakaibabaw niya, all you have to do, drip. Four side. North, east, south, west. So, like this. So, pagdating doon sa, kung may, yung nalagyan nyo siya ng casing, butasin lang ninyo yung casing, yung walling, and then maglalagay uli kayo ng casing yan sa ilalim, you can go north, east, south, west. Four corners ng ano, ng walling ninyo, ng huway ninyo. So, makakita kayo ngayon dyan ng pointer, mga marker na pointing to towards the target. And then, makuha niyo yung item. Kasi yung item, it needs a solid flooring. Matigas na patungan. Ang gold bar, we call that dead weight. Okay, guys. Ang gold bar, it was a dead weight. What's the meaning of the dead weight? Yung dead weight. Sa isang maliit na solid particles ng mga solid materials, yung bigat niya, ibang-iba doon sa mga materials. Sa liit na portion niya, solid yung bigat niya. So that's why dead weight. Ngayon, imagine this, yung ilang piraso na ganito, na sama-sama, let's say umabot ng hanggang 20 yung patong-patong niya na item, gano'ng kabigat kayo niyan in total. So it will yung 1 meter by 1 meter na kamada ng gold bars around 12 to 15 tons. O let's say malalaki yung space ng pagpapatong ng mga Japanese, around 10 tons to 15 tons. Ngayon, sa palagay ninyo, yung ganong kaliit na space, na ganito lang, no, gano kabigat na rin yan? Kailangan yan na merong patungan na kaya yung weight ng item. So, yun lang ang kailangan nyo matamaan once na nagkaroon kayo ng drip north, east, south, west. Okay? Huwag kayong kabahan tungkol doon kung malalim pa ba yan o yung sumala kayo sa item. As long as na nasa shop kayo ng Japanese, nasa loob kayo ng perimeter ng buhay ng Japanese, andyan yung chance nyo na makita at ma-recover yung item. All you have to do, extend your patience, yung mga pasensya ninyo, habaan pa ninyo, and then of course, panggastos. Now, yung pag-apply ng casing, yung paglagay ng timber, ng casing at yung mga kagamitan, pinatataas nyo yung chance na makuha nyo yung item. Hindi dahil doon sa pinagagastos kayo. Dahil yan, para lumaki yung chance nyo na ma-recover yung item. Kasi sa ganyan lalim, mapagsakan kayo ng bato, mabagsakan yung kasama ninyo ng lupa, yung mga pang-ilalim ninyo, mahihinto talaga kayo. Di ba? Now, let's talk about all the expenses. Let's say na gumastos kayo ng 150,000, 150K sa casing. And then, some tools, some equipment, let's say around 700,000. Or, let's say, 2 million peso. Now, yung in-explain ko na dami ng gold bar, let's say you have a minimum target of 1 ton. Isang tonelada na lang ng gold bar, how much it is? Ang babalik sa inyo na pera, 2.5 billion peso. Sa gastos na ganito, or gastos na ganyan ang pwede nyo ma-recover na pera. Reality yan, real talk yan.
That's the reason why pag ang mga foreigner, mayroong ebidensya yan, ebidensya nakikita yan dyan, we won't stop until we get the target. That's the reality behind the treasure operation. So guys, dito sa explanation kong to, I know, nangangamba kayo na malalim pa talaga ang treasure na kinukuha ninyo. Pero sa sinabi kong halaga, which is reality, ngayon kayo mapapaisip, bakit ganon iningatan ng Japanese na hindi ganon kadali makuha yung item. Sana makatulong sa inyo to. Hindi to panghinaka yun ng loob na mayroon kayong malalim na kukunin. Ang kailangan lang ninyo, magtulungan. Kung isang family kayo, pagtulungan ninyo yung gastos. Nasa tama kayo. Okay? Ngayon, kung isang grupo kayo, pag-usapan ninyo yung gastos, yung protection, yung pag-casing, yung mga gamit. Dahil nasa tama kayo. Ang kailangan nyo lang talagang marating, yung pinaka-bottom ng hukay ng Japanese. And then, pag sumala, drip, pero maglagay kayo ng casing, makuha niyo yung item. Okay, sa susunod na video, I'm going to explain yung tungkol bakit ganito yung treasure load. Para saan to? Pwede naman nila pagsamahin. Di ba? Ngayon, sa susunod na video, yeah, paglalaanan ko ito ng panahon na na-explain ito sa inyo. For now, hanggang dito lang muna yung video. And then, to all of you guys, thank you so much. I really appreciate yung mga commenting nyo. And then, doon sa mga tanong ninyo, guys, panoorin nyo lang yung video. Mag-compilation lang kayo. Huwag kayong tamad. Yun ang sana sa akin. Okay guys, ingat kayo palagi. And then, good luck sa mga operation. By the end of this video, i-remind ko, importante ang casing. Importante ang buhay na kasama ninyo. Okay?